So good day po again sa inyong lahat mga katek. So guys, today ang ating topic, ito yung pinakahuling series or ng ating 7-part series about sa electronic symbol. So ito po is about sa mga remaining symbol na hindi ko po na-tackle. So ito na po yung pinaka-last. So part 7 po ito. So yung last part natin. So, umpisan po natin sa meter, sa symbol po ng mga meter natin. Okay? Pag ganito po, nakita kayo yan, ammeter po yan. Ammeter. Ito po, ohmmeter. Okay? So, sabihin ko po sa inyo kung saan ginagamit yung ano nito ha. Mamaya. Kung anong gamit dito. So, ito yung voltmeter. Voltmeter. Okay? Meron pang isa yung isang ito, galvanometer naman to. May arrow siya. Minsan hindi yung ginagalaga. Minsan arrow. Okay? Okay, minsan po araw siya. Minsan ganito lang siya. So, ito po ang galvanometer. Okay? So, ang ammeter po ginagamit natin sa pagsukat po ito ng current. Okay? Sa current po ito. Ito naman sa pagsukat ng resistance. Ito po, sa voltage po, DC or AC. Okay? Voltmeter. Okay? So, kapag ito po pinagsama-sama natin sa isang equipment, voltmeter ang tawag dyan. Multimeter pala. Sorry. Multimeter. So, it's either analog or digital multimeter. Okay? So, meron din dyan na tinatawag na doon sa mga multimeter, may mga nadagdag na features which is frequency counter, pang measure ng frequency, and capacitance po. So, yun po yung nadagdag doon. Okay? So, ito naman pong symbol na to. I, to my letter M, symbol po ito ng motor. Okay. Minsan may ginagawa tayo, may motor sa ano, katulad ng mga radio, may mga motor dyan. Sa mga deck, kay tape deck, may mga motor, turntable, sa DVD player, so yung spindle motor natin. So meron tayong ilang motor doon, merong loading motor. So, meron tayong spindle motor tsaka yung sa 2-axis device motor natin. Okay. So, yung galvanometer po, bago malimutan, ito yung ginagamit sa pagsukat ng current. Yung masyadong napakalilit na current. So, ito yung kailangan natin. Okay. So, motor, tapos na po tayo siyan. Ito naman po, symbol na ito, bulb. Sorry po. Bulb. Okay? So, yan po yung symbol ng bulb. Meron din tayong tinatawag na yung mga neon bulb. Ito yung mga nasa signage. O yun ang mga karamihan na ginagamit sa mga bar. So, maganda kasi sa gabi to eh. So, neon bulb. Neon bulb. Yan po yung symbol niyan. Okay? So, sa mga signaling naman po tayo or sa mga alarm, meron po tayo tinatawag na ito po, bell. Bell po, bell. Or yung pinaka-buzzer. Buzzer po. Okay?
So, meron tayong mga symbol sa schematic diagram like sa TV na magugulat tayo na parang hindi natin kilala. So, ilan lamang po ito sa mga example nito. Ito po. Yan yung symbol. Nakadrawing. Yan po is crystal. Yan yung mga 503 natin. Crystal oscillator po ang symbol yan, ha. Huwag niyong kalilimutan. Okay? Meron din tayong minsan sa mga amplifier naman to, mga sounds, mga digital na, minsan nakikita niyo to. And mga gate, merong OR gate. Okay? Meron naman pong NOT gate o yung kilala sa tawag na inverter. So sa amplifier, ito yung mas most common ginagamit, yung operational amplifier na tinatawag. Yan po, op amp or operational amplifier. So may positive at negative po siya. So yan yung mga madalas nating nakikita. So yun lamang po ang ating i-discuss dito sa part 7 nito. Medyo napaka-iksi kasi kaya ko siya pinahuli. Walang ganun kailangang ipaliwanag dito. So maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating 7-part miniseries about electronic symbol, which is napakahalaga po nito sa ating mga technician, lalong-lalo na sa mga baguhan, at kung tayo po ay nagbabasa ng schematic diagram. So, yan po, dapat alam natin kung ano yan para isa tingin natin, uy, ito pala, okay, asan ba yung transistor o yung ganito, okay? So, pag-aralan po natin. Marami naman kayo makikita nyo sa website kung paano nyo pag-aralan yan. So, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. God bless.